So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play at ngayon po ay mag-update po tayo ng mga top trending stocks sa PSE. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and cryptocurrency. Ayan, so mag-update lang po tayo ng mabilisan, no? So unahin natin si ASEN. Ayan, so kahapon po is hindi po ako nakapag-video at medyo busy. Ayan. So let's start with ASEN. So dito sa part na to, we have a rally, ano? So ilang percent yan? Okay, from the support. Okay, from here. So ilang percent? So halos 4%. Ayan. So far is medyo okay naman pero ayan, so tingnan pa rin natin ano. Ayan. So sa part po na to possible is magkaroon pa tayo ng another rally bukas. Ayan, kasi breakout eh. 'Di ba breakout siya sa may resistance. So ang possible target natin dito kay ASEN is ito. 7.2 pesos ano. Ayan. 7.2 pesos. Titingnan natin. Yeah, possible. Okay? Then sa moving average 20, ayun sa meron tayo ditong confluence kasi si 20 day is nag-serve as or siya ay confluence sa ating next resistance level dito ano kay ASEN. Ayan. Which is malapit nga po dito sa 7.2 or let's say 7.25 guys. Ayan. Tapos kay 50, so same din dito kay 50, malapit lang din dun ano. So confluence 100. Ayan, so medyo breakout naman dito sa 100 ano. Ayan, pero tingnan pa rin natin 200, and so medyo malayo si 200. Ayan. So for now tingnan natin ano. And kasi ang pinaka dito problem is 100. So just in case na siya ay magkakaroon pa nga ng isa pang rally, may papataas. So possible ang ano nga natin, ang next target natin kay ASEN is si 7.2 pesos. Ayan ano. Then dito sa RSI, ayan, so medyo okay pero still lower highs pa rin yun ano? Ayan, high, lower high, lower high. So kay MACD, ayan, so nagprint out na dito ng higher low sa histogram. Ayan, so possible nga na tayo ay magkaroon pa ng isa pang rally bukas no? Dito. Ayan. And kung papansinin natin, ayan, so medyo maganda yung volume niya right now. Ayan. Okay, tapos meron na ba tayong breakout dyan? Ayan, so medyo breakout naman na siya dito, no? Pero mas safe kasi kung siya ay magkikreate po ng higher high tsaka higher low. Na? So next natin is ayan, si PHA. So dito kay PHA guys, still sideways pa rin kung titignan natin. So siya ay hirap na hirap makapanik ano. Ayan. So sa part na to, so this is considered a retest kung papansinin natin. Okay. And si candle right now is medyo mahaba po yung wick. And syempre yung sa baba. Ayan. So this is possible. So medyo nalilito pa yung ano dito. Yung buyers and sellers ano. Ayun, kasi neutral eh. Kaya pagka ganyan ano. Ayan, so mahaba yung sa taas at sa baba. Ayan. So umbaga nag-compensate lang dito sa gitna ano. Ayan, sa part na yan. So i-check natin right now sa kanyang moving average.
Ayan, so far still sideways pa rin naman to. Ayan, kung papansinin natin ano, tapos lower highs. Ayan, high, lower high, lower high pa rin ano. So kay 20, okay, so medyo hirap pa ano kay 20, tapos 50, 100, tapos 200. So dito po kay PHA guys, ang pinakamalapit na support level natin is eto si 100, ano? Ayan, so dito guys, sa 2.1 pesos. Ayan. So tingnan natin kung siya ay mare-reject. Ayan, kasi sa part na to, ano nga, no? So siya ay nahihirapan dito kay 20. Ayan, tapos mahaba yung wick sa taas at baba. So neutral guys, ano? So for now is let's watch first eto si PHA. Tapos still siya ay nasa baba pa rin, ano? So sa RSI, okay, still sideways. Tapos meron ba tayo dito ang ano? Ayan, so pwedeng trend line to. Ayan, kung titignan natin, tapos MACD. So kay MACD naman, o, ayan, so tignan natin kung magpe-play out to, no? So crossover eh. Ayan, pero mahina pa yan pag gaganyan, ano? Ayan. Tapos dito kay volume, still sideways. Okay, ayan, so hindi ka agad pipitik yan, ano? Ayan, kasi still sideways yung volume natin dito kay PHA. Ayan, so next natin si dito. So sa part na to kay dito, ayan, so matamlay pa rin, ano, si dito guys. So possible babalik tayo sa may support sa 9.8 pesos dito po sa part na to. Ayan, so matamlay pa rin eh. Lower highs, okay. Tapos sa moving average, 20, 50, 100, tapos 200. Ayan, so medyo hindi pa rin maganda right daw, ano. Tapos super kapal ni cloud. So yun po yung pinaka ano, pinaka crucial part dun. Super kapal pa rin ni cloud, ano. Tapos ayan, so sa RSI natin, lower highs pa rin eh. Still bearish, ano, katitignan natin guys. Tapos kay MACD, so medyo hindi rin po magandang pangitain to. Ayan, so possible mag ano to, no? Mag print out ng crossover dito kay MACD line and signal line. Tapos kay volume, so pababa, ayan, no? Lower highs pa rin guys, ano? Still bearish. So yung demand is very dry at pababa. Ayan, lower highs guys, ano? Ayan, so doon pa lang may clue na tayo eh. Then APL, so i-check natin sa APL guys. So same din kay APL, so medyo hindi rin po maganda, no? And sa part po na to, ang next support na natin kay APL is 0.191. okay, so malapit po dito yun. Ayan, sa part na to. Ayan, so lower highs, so still tayo ay nasa downtrend dito, short term. High, lower high, lower high, low, lower low, lower low. Okay, tapos sa moving average, let's start with 20. So 20, 50, 100. Okay, so medyo nag-close sa may baba ng 100. So medyo hindi maganda pag gaganyan, ano? Tapos 200 guys is medyo malayo pa naman. Ayan. Then kay cloud,
Oh, yan. Kung papansinin natin, siya ay rejected dito sa ating lower cloud. Ayan. Kasi super kapal eh. Kaya pagka makapal yung cloud guys, mahirap basagin yan. Ayan. Then, i-check natin yung mga indicators. So, sa RSI. So, downtrend pa rin tayo. Kay MACD, lower lows sa histogram, kaya still bearish pa rin tayo rito kay APL. Then look guys, so sa volume is wala rin ano. Ayan. So dito po sa part na to, so ang pinaka demand natin or yung tinatawag na demand zone is here. Ayan. So dito po sa part na yun, ito. Ayan. So base po dito is meron na tayong hint kung saan papunta sa APL ano. Pero hindi po natin sinasabi na siya ay magpe-play out ano exactly. So this is a possibility guys, no? Ayan. Next natin is ayan, so ito na 'yung pinaka-crucial sa lahat, si PSEI. So dito sa part na to is still hindi pa rin po maganda. And possible pa nga na bukas guys is mag-retest tayo rito sa 6,300 pababa, ano? Diyan sa part na to. Ayan, 6,300, let's say 6,300. Ayan, no? So medyo hindi pa rin maganda right now. Then i-check natin. So 20, then 50, 100, tapos 200. So bearish ano? Si PSEI is nasa baba ng 200. Ayun, so doon pa lang is maliwanag ng tayo ay nasa bear market. Dito no. Ayun, kung titingnan natin eh. So medyo malalim. Pero still tignan natin kung makaka-recover ka agad tong si PSEI, no? Ayan. So hanggat hindi po siya nakakawala or kung wala po tayong makikitang breakout dito sa ating falling wedge pattern na to, ayan. So still tayo ay magiging bearish, no? So for now, don't expect too much na biglang magbabounce siya, no? At magkakaroon ng malaking rally. Ayan, sa upside. So, for now is, ayan, so mag-abang-abang muna kayo. Especially sa mga stocks na ibobottom pick nyo, no? Ayan. So, dito guys, yun nga. So, hirap pa din. Tapos, kay RSI, ayan, so laglag pa rin eh. Kay MACD, so tingnan natin kung magko-crossover ulit siya pababa. Ayan, kasi naglalapit si ano eh, si MACD line and signal line ano. Tapos kay ano, kay volume, so dito kay volume lower high, no? High, lower high, lower high, lower high. Ayan, so di po maganda yung nakikita natin dito sa volume. So, siya ay losing strength. Ayan. So, pahina po ng pahina, ano? Kasi downtrend nga tayo, eh. Ayan. So, for now is mag-abang-abang nga muna tayo. Next is si DDMPR. Ayan. So, bakit trending to? Ayan. Baka meron ulit disclosure. So, paki-comment down guys kung ano yung news dito. Ayan, kung bakit siya trending, ano. So, for now, so dito sa daily chart, very bad. Very bad chart. Ayan, so grabe chart niya, ano, pangit. Not exactly pangit, pero kung papansinin natin, diba kasamang tignan. Ayan. Kaya nga guys, pagka
ang mga IPO is hindi po ako bumibili sa mga ganun. Either sa stock market and especially sa cryptocurrency, no? So ang pinaka strategy ko is magwe-wait muna ako ma-stabilize yung price. So dito kay ano DDMPR wala. Ayan, so wala yun guys. Ano pagka mga ganyan, mga bago. Di ba? So pababa eh. Lower high guys, ano? High, lower high, lower high, lower high. Bearish. Ayan. So wala po tayong makikitang ano diyan. TA kumbaga, no? Ayan, kasi kay start pa nga lang eh. So much better kung marami na tayong na i-print na candlestick. Okay, bago tayo pumasok kasi mahirap nga eh, 'di ba? So hindi natin malalaman yung kanyang tunay na value, especially pagka nag-dump na yung ano diyan, mga whales, no? So next natin is eto si Ever. So dito kay Ever. Okay, so bakit trending? Kasi nag-pump or something na merong disclosure. Ayan. So kanina is nag-rally siya, no? May 3. Okay, kanina nga to. So ilang percent? So from here sa opening, tapos dito sa closing, so almost 13% guys. So far so good naman. Okay, pero tingnan natin sa ano, sa higher time frame. Ayan, para mas makita natin yung trend dito. So dito po sa part na to is medyo na reject. Ayan. So let's wait muna na siya ay mag cool off. Ayan, kasi medyo hype na to pag ganyan, ano. Ayan, so nag-rally na. Okay. So let's go back sa daily chart. Then i-check natin yung mga moving average. Okay, for sure, since bullish siya at nagra-rally nga, so this is ano na, no? Expected na guys. Ayan. So pataas din yung kanyang mga MAs. Ayan. Okay. Same kay Cloud. So dito sa part na to ang pinakababantayan natin is yung kanyang divergence if meron, ano? So kung wala naman, edi so ingat-ingat na lang. Ayan, kasi medyo mataas na talaga eh. Okay? So far overbought pero still meron pa ring upside diyan, ano? Ayan. So yun nga lang nakakatakot na. Ayan. Tapos kay MACD, higher high. Ayan, so nag-rally nga eh. Kaya still siya ay higher high dito sa histogram. Ano? Same kay MACD line and signal line guys kung titignan natin. Tapos kay volume. Ayan, so pataas naman yung kanyang volume guys. Okay? Okay, so medyo hype na yun si Ever. And tapos dito kay MM. So kay MM guys, still bearish tayo and possible is magre-retest po tayo dito sa baba. Support. Okay, so pwede tayong mag-adjust. So possible is ayan, so dito pwede rin eh. Ayan. Sa 4.9 pwede. 4.9 pesos ano. Diyan sa part na 'yan. Ayan. So sa short term, so ito muna 'yung magiging support level natin. Ayan, so nag-adjust tayo ng konti. Ayan, so marami naman touches kasi. Ayan, kaya valid din 'yan ano.
So tingnan natin kung mag-hold dyan bukas or siya ay malalaglag. Ayan. Okay, tapos sa moving average 20, 50, 100, wala, so hindi pa rin maganda guys yung itsura, no? Ayan. Tapos dito lower highs, high or high, lower high, lower high, still bearish nga guys. Ayan, tapos kay MACD lower low. Ayan, sa part na to still bearish kung titignan natin, ano. Tapos dito sa volume, ayan, so very dry din yung kanyang volume at pababa. Okay, so take note guys, pababa. Ayan, no? High, lower, high, lower, high. So hindi po magandang pangitain yun, ano. Ayan, pagka pababa si ano, si demand, si volume, that is a bad sign. Ayan, so kitang-kita natin guys, ano. So yung volume is pababa guys. Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel.